Magandang araw po sa inyo. Ito po si Shay and welcome to Life Hacks in a Snap. Ang layunin ng mga video na ito ay magbigay ng pamamaraan ng pamumuhay in a practical way. Ito man sa paghahalaman, pagluluto, or maging sa gawaing bahay. At ilang pang bagay na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay natin. Para sa ilang ideas or tips na nais ninyo, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. I-click ang bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aking ilalabas. At mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Ngayon po ay aking ibabahagi ang paggamit ng isang front load automatic washing machine at kung paano ma-maximize ang use nito. Gaya nitong aming Midea 6kg front load washing machine. Ang kagandahan ng isang front load washing machine ay yung higher spin speed nito sa mga damit at madaling matuyo. Mas malinis ang damit at less sa damage sa tela. Napakatipid sa pag-consume ng tubig. Maraming itong features gaya ng gagawin natin. At syempre, less noise during spin cycle. Halika, umpisa na natin. Akin muna pong isusort ang mga damit na ilalagay. Syempre, inihiwalay ko ang klase ng fabric at color nito. Ngayon, unahin muna natin ang mga maong. Sa paglalagay ng detergent, meron po itong tatlong paglalagyan. Ang Roman number 1, nakalagay dito para sa pre-wash. Ang Roman number 2 naman sa main wash. At yung sa gitna ay para sa fabric softener. Ako po, lagi kong ginagamit ang pre-wash. At naglalagay ako ng konting liquid detergent dito. Pangtulong upang lumambot na rin ang mga dumi ng damit. So, atin na pong ilagay ang mga maong. So, akin na rin pong ilalagyan ng liquid detergent. Ang sa pre-wash, half cup lamang po o 2/4 cup lamang nito. Then, sa main wash naman, a cup of liquid detergent. Depende po sa inyo kung gaano kadami ang damit at kadumi. Pero ito less na rin dahil nag-pre-wash na tayo. Then, sa gitna naman, ang fabric softener. Ako po, pag sa maong, nakaset ako ng 20 to 30 degrees. Depende sa dumi at dami. But this time, nakaset ako ng 30 degrees ang program. Then dahil naglagay ako ng liquid detergent sa pre-wash, so I need to press the pre-wash. At dahil ang Midea ay tipid naman sa paggamit ng tubig, mag-e-extra rinse ako para siguradong malinis. Then, press start. After that po, for safety precaution, press the child lock. Para kung may gumalaw man na bata while I'm away, hindi mababago ang program nito by pressing extra rinse and no spin simultaneously within 3 to 5 seconds. Okay, maglilinis muna ako ng bahay at babalikan ko na lang pagtapos na. A few moments later. Ayan, tapos na. Paano mo naman malalaman na dana siya? Ay yung kanyang light ay nagbe-blink na. So, atin lang tatanggalin ang mga maong at isasampay. Sa puti naman, same procedure. Ay prepared pa rin mag-pre-wash at may extra rinse. But this time, maglalagay ako ng bleaching solution na ihahalo ko sa main wash. Then, ang program niya sa white feature, then same process, press the pre-wash, extra rinse, and start.
Of course, don't forget the child lock. At alam nyo ba yung pinag-drain ng tubig sa washing machine? Akin po itong iniipon para panglinis naman either ng rug o basahan, kulungan ng aking doggy, or panglinis ng harapan ng bahay. Laking tipid sa sabon at tubig talaga. A few moments later. Ayan, tapos na. At akin ang isasampay ang mga puti. Meron namang iba yung delicate na damit like underwears. Ito ay hinandwash ko na, pero yung banlaw ay kay Mideya na. Kaya ito ay aking nilalagay na basa. Basa pa at nasabunan na ito. Need lamang na i-rinse. But before that, need muna nating ma-spin ito para mapiga ng konti yung mga residue ng sabon by selecting spin only. Then start. After that, pwede na natin i-rinse. But first, maglagay muna tayo ng fabric softener. Then select rinse and spin only. Then press start. A few moments later. Okay, done na. So pwede na natin isampay. Kapag naman yung damit na di naman masyadong marumi, I use only the main wash. Kaya ang nilalagyan ko lamang ng liquid detergent ay ang main wash, then ang fabric softener. At ang program niya ay nasa 45 minutes. Then, press start. Again, lagi itong naka-child lock. Lastly, kapag masyadong madumi or need na parang ma-sterilize like this towel, kasi ang gamit namin one towel per person, may kanya-kanya kami, then 2 to 4 weeks na gamitan. So pag madumi na, need nang palitan. Kaya nakaset ako sa 90 degrees. With pre-washed. Same process lang paglagay sa dispenser ng sa pre-wash, main wash, at softener. Press lamang ang pre-wash. Pag kasi di natin na-press ang pre-wash, diretso main wash lang siya. At yung sabon sa pre-wash, di siya magagamit. Di maglalagay ng tubig doon. Kaya need na ma-press ang pre-wash, then extra rinse. Kapag kasi normal rinse, nasa 2 rinse lang siya at gagamitin na yung softener. Total naman halos kalahating timba lang yung consume ng water pag nagre-rinse. Proven ko na kasi nga iniipon ko yung tubig pang linis ng labasan. O ayan, may tipid tips pa tayo. Also, don't forget the child lock. Let us check now in the middle ng cycle. Super init niya kasi nga naka 90 degrees siya at talagang linis to the max and sterilize ang mga towel. Ang iba naman di ko na napakita kapag namang mga nylon or other synthetic fabric, may feature din tayo ang ginagamit kong program ay yung synthetic. By the way, yung klase ng liquid detergent at fabric softener na ginagamit ko ay akin lamang gawa. Just click the link below about sa mga homemade na detergent at fabric softener. So tingin nyo po, very helpful po ito. I-click lang yung like button at kung may katanungan kayo, pwede po kayo magmensahe sa ibaba at susubukan din po namin sagutin isa-isa. Please subscribe on my YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Magandang araw!